Isang magandang umaga, tanghali at gabi po sa ating lahat dyan sa Pilipinas. Sa mga subscribers ko po na sumusuporta sa aking content, maraming maraming salamat po sa mga parents po natin, mapananay, tatay, lola at lolo, kapatid, kuya. Ay, maraming salamat sa suporta na binibigay niyo po sa aking content. Lalong-lalo na po sa ating Panginoong may kapal dahil binibigyan po niya tayo ng wisdom, knowledge, and understanding para makabuo po ng aking content or sa ating content ng update sa ating itulo sa buhay. Mabuhay ka Panginoon at salamat din sa pang-araw-araw na binibigay mo sa amin na pagkain at hindi lamang po yan, kundi maraming salamat din po sa binibigay mo sa amin na buhay na kung saan po ay lahat ng problema ay nalulutasan namin dahil po sa iyo. Dahil nananalig po kami sa iyo at yan po ang aking dasal at pasasalamat po. God bless po sa ating lahat. Umpisahan na po natin ang Kidpaw Updates at iba pang showbiz ka na. Okay. Dito na naman tayo. Bago po natin umpisahan ang lahat, gusto ko lamang po sana tayong batiin ng isang napakagandang tanghali at umaga sa ating lahat. At huwag naman po kalimutan ng ating isubscribe ng ating YouTube channel, ilike at i-share din po kapag nagustuhan din po. Comment lang po kayo dyan kapag okay na po ang lahat. Heto na guys, heto na. Si Paolo Avellino po ay sobrang nag-alala about kay Kimi dahil syempre, alam naman natin yung nangyari kay Kimi. Nangyari kasi ito sa kanyang shooting and at the same time ata, pati rin dun sa kanyang pagkwan sa showtime. Pero yung sa kanyang shooting kasi, medyo alalay sila kaya hindi masyado siyang nabagsak. Kumbaga ba is konti-konti na lang para mabagsak si Kimi. Pero talaga dito sa pinasikat na kwan nila is dito talaga siya nabagsak. Kasi halos sobrang sakit yung katawan ni Kimi at nasa hospital pa nga siya. Kaya ngayon ito si Paolo Avellino po ay sobrang alalang-alala dahil hindi nga niya sanay or hindi siya sanay na ganun yung sitwasyon ni Kimi. Hindi siya sanay, guys. Siyempre, pag ikaw ay hindi sanay at kasama mo palagi yung tao at biglang hospital, of course, dun mo rin makikita yung tinatawag nila na caring talaga. Caring means yung talagang mag-asawa ng turingan eh. Kasi nga, yung caring na sinasabi, hindi ka naman magiging caring sa isang friends lang kung sakaling friends lang ba yung dapat yung turingan ninyo, di ba? Eh, iba na dito, iba na kasi sa kanila, guys. Kaya yung tinatawag natin na caring ni Paolo Avellino is Kimchi is becoming her wife soon to be. Kaya normal na lang sa kanila yan na yung talagang nag-aalala. Kaya sa atin dito guys, kahit naman po sino, mapa-boyfriend, mapa-jowa, mapa-best friend, kapag yung kasama mo palagi at yung mahal mo sa buhay ay nadisgrasya, normal na mag-alala ka. At ganun din po si Paolo Avellino kasi nga, love na love niya si Kimi. Natutuwa na naman yung mga iba dyan. Alam kong may mga lumalaki na naman yung ilong dyan pag yung naririnig yung pangalan na Kimi. Ang Kimi kasi po, ayan po yung pinapangalan kay Kim Chu. At kilala niyo po kung sino yung nagpapangalan kay Kimi na tawagan kay Kim Chu. Siyempre, si gusto niyo bang banggitin ko guys? Ayaw kong pagiting kasi baka mamaya na naman eh, maghanap na naman sila ng another chika-chikahan. At sabihin na naman na walang katotohanan yan. Hindi yan totoo. Gumagawa ka lang ng kwento. Ganun ba? Alam mo yung mga, alam nyo guys,
Kapag may nag-update sa inyo na tungkol sa Kim Pao or sa mga ibang showbiz ba, may mga buzzers talaga nasasabi na, oh, ganito yan, oh, ganyan. Siyempre, ikaw na nagko-content or nagko-comment, okay lang sa'yo, pero yung gumagawa ng content, ang hirap niyan, guys. Nakaka-stress din. Kaya nga sa mga supporters natin dyan, nalalahanin niyo po na tayo lang po ay nag-update sa Kim Pao. At hindi po natin intention na kung sabihan tayo na kung ano-ano dyan, eh wala na po kaming kasalanan dyan, guys. Kasi ang amin lang dito ay mag-update sa Kim Pao Tambalang. Kasi yan lang talaga ang aming purpose at hindi po panira. Okay? Okay? Nagkaintindihan ba tayo? Okay, okay. Updates, updates again for the Kim Pao. Kasi alam kong abangers natin lahat ang mga ito. Heto na, guys. Ayon po sa ating legit na sources, ay nagsabi na daw si Kim Chu. Nagsabi na daw si Kim Chu sa kanyang mga kaibigan na kung saan ay may patutunguhan na daw yung kanilang last na, hindi naman last ata na pa, hindi naman, sorry to say na last, pero parang just be confirmed lang ba na yung vlog ko na isa is about dun sa vacation nila, na kung yun ba ay saan, anong lugar or saan country sila magbabakasyon. Di ba wala pa naman tayong blinag na yung alam na natin kung nasaan na yung country or saan country sila magbe-vacation this year, di ba? After their movie. And then, sa ngayon po ay parang sinabi ata ni Kim Chu na gusto daw niya pumunta sa kanyang mga ancestors. Kumbaga is gusto daw niya makita yung kanyang mga relatives siguro. At siguro gusto din niya ipakilala si Paolo Avellino, kaya mas pinili niya muna na pupunta sa kanilang mga relatives, which is taga saan ba si Kimi sa totoo lang? Taga saan ba siya? Kasi pati ako eh, hindi ko alam kung, kasi laki, hindi ko alam kung laking Pilipinas si Kimi eh. Pero siguro kasi Chinita siya, guys. At saka hindi ko pa naman kilala masyado si Kimi sa personal. At saka yung by data niya, hindi ko naman yan masyadong kilala. Nakilala ko lang yan nung naging katambal kasi nila ni Paolo Avellino, guys. At saka, to be honest, si Paolo Avellino yung kilala ko kasi working from Baguio Bot. At saka si Kimi, hindi ko siya kabisado. Pero dahil nga po, naging katambal niya si Paolo Avellino, kaya tayo medyo nasubaybayan yung kanyang career at yung kanyang mga kwan sa ngayon. Blessings sa ngayon na kanyang natatamo, of course. Katambal niya si Paolo Avellino, eh, normal. We can upgrade them all, na sabi nga nila. Na kung yung idolo mo is katambal niya yung partner niya sa buhay, eh siyempre, normal, magiging idolo mo din na yan. Kaya ito, hindi ko alam kung anong lugar, pero I think it's came from China ata. Hindi ko alam kung lumaki ba si Kimi dito sa Pilipinas or saan po siya lumaki. Kasi wala po akong idea eh, hindi ko po kabisado kung saan siya lumaki, kasi mas kabisado ko po si Paolo Avellino. That's a very fact, na that's a very true, na mas kabisado ko pa si Paolo Avellino compared kay Kimi, dahil mas kilala ko si Paolo Avellino. Okay, ayan daw yung sabi ni Kimi sa kanyang kaibigan, pero yung kaibigan niya ang sabi naman sa amin na we're not sure if that is a perfect idea for her, kasi nga parang gusto daw niyang makita ni Paolo Avellino kung saan siya galing. Yun daw yung kanyang ibig sabihin, at yun daw yung kanyang pupuntahan after the pagkatapos daw yung kanilang movie. Tama naman, guys, kasi si Kimi naman, di ba, Chinita siya.
sa kanyang sa relatives naman niya, even though hindi naman magkalayo or even though ang layo naman ni Kimi sa kanya mga tita or tito or kung alimbawa man na may mga relatives siya dun, then mas maganda pa nga yung idea ni Kimi na ipakilala si Paolo Benigno eh, dahil yan, dyan mo na talaga makikita na proud si Kimi at talagang Mr. Right niya na si Paolo Avellino. Dahil pag ikaw ay, para sa akin kasi, di, ito yung sa amin kasi, sa pamilya namin. Yung sinasabi ko po is yung sa amin. Kasi pag pinapakilala mo kasi yung girlfriend mo at saka yung boyfriend mo, sa relatives mo, ibig sabihin nun is, decidido ka na, yan na talaga yung mapapangasawa mo or yan na talaga yung magiging kahuli-huli ang partner mo. Kaya, ang ibig sabihin nun, kapag ikaw ay decided na or kapag ikaw ay nagpakilala na sa mga magulang mo or sa mga relatives mo, ay talagang malaki ang impact niyan, guys. Malaki, sobrang laki ang impact niyan. Kasi bakit ka magpapakilala kung sakaling hindi ka pa ready, di ba? Ganyan kasi, ang sistema kasi dito, guys, kapag hindi ka pa ready, or kapag hindi ka pa ready sa isang tao na yun, hindi mo dapat siya ipapakilala sa mga magulang mo, or sa mga kapatid mo, or sa mga relatives mo. Pero itong si Kimi, direct to the point tayo dito, ha. Itong si Kimi, Mas minabuti niya po na ipakilala si Paolo Avellino sa kanyang mga relatives sa China para sa ganun ay makilala din siya ng lubusan. And that is the perfect time for them na makilala din nila ang isa't isa. Diba? Sa katunayan nga po, si Kimi ay nakilala niya na ang buong angkan ni Paolo Avellino. Pero si Paolo Avellino, hindi pa siya kabisado or hindi pa niya kilala yung buong angkan ni Kimi. Yan yung katotohanan. Kaya nga itong si Kimi, siguro dahil nakilala niya na ang buong angkan ni Paolo at saka lahat ng mga relatives ni Paolo ay talagang nakita niya na din na ng personal. Eh kaya ito siguro si Kimi yung napaisipan na it's a right time for them naman ipakilala niya si Paolo Avellino sa kanyang side din. At yan po ay big shot or baga is swerte ni Paolo Avellino dahil ganyan yung gagawin ni Kimi pag sila ay pupunta dun sa ancestors house nila Kimi. Ayun yan po sa ating legit na sources. Kasi, you know guys, I'm just telling this one. I'm not discriminating somebody here or kung ano man ang iisipin nila ba. Before, di ba 12 years sila, si Yan niya masaka si Kim Chu and they are both half. We know that one, they are both half. And now, dahil sila po ay parehong half, eh, nagkaintindihan sila sa tradisyon. Sa ngayon po ay kasi, si Paolo Avellino kasi ay hindi naman siya half. Half si Paolo Avellino, di ba? Half po siya. Pero ang ibig kong sabihin, hindi po siya yung half Chinese, kundi half American po siya. Kaya nga, dito natin makikita kung gaano or kung ano yung klaseng tradisyon ang kaya nilang dalawa. Kasi balik tayo kay Sian. Kasi si Sian Lim is parehas silang insekto, di ba? Parehas silang sikwa. Ngayon, nakakaintindihan sila bagta ding sa tradisyon.
Ngayon, may mga tradisyon kasi mga yan, guys. Ayon ito sa legit sources natin na. May mga tradisyon kasi ang mga insekto, guys, na ang kalahi nila ay para lang sa kanilang kalahi. Parang ganon. At ang uso pa sa kanila is parental love. Parang ganon. Kumbaga, wala kang karapatan magmahal kung ikaw ay hindi mo sila kalahi. Parang ganon. Ngayon, ang hirap naman nun kay Kim Chu kung yun yung kung sakaling yun yung susundin natin na. Kung sakaling yun yung po yung susundin natin is ang hirap yun. Ang hirap nun kay Kim Chu kasi si Kim Chu po ay isa siyang half at isang half din si Paolo Avellino. Ang hirap nun. Sobrang hirap. Kasi pag mahal mo yung tao, eh, hindi mo pwedeng mahalin or hindi mo talaga pwedeng pakasalan. Kahit mahal mo yung tao dahil nakasalalay kayo sa parental love na tinatawag. Ngayon, dahil ganun ngayon ang nangyari at magkaiba na, dito natin napagtanto na pwede mo rin palang suwayin yung tradisyon. Gaya ng nanggagawin ni Kim Chu ay yung ipakilala niya si Paolo Avellino sa kanilang mga relatives na. So, ibig sabihin niyang, guys, may tendency talaga na tatanggapin din ng relatives nila si Paolo Avellino even though hindi sila parehas ng tradisyon. Kasi kahit bilugi mo man ang mundo, baliktari mo man ang mundo, kaya itong natatakot si Paolo Avellino na makilala yung buong angkan ni Kimi dahil nga dyan sa issue na yan, magkaiba sila ng tradisyon at hindi pa natin alam kung ano yung susunod na kabanata sa kanila. Kung kaya ba ni Paolo Avellino na i-take yung tradisyon or hindi. Pero as of me kasi tayo ay boto sa Kimi at tayo ay mahal natin ang Kim Pao Solid. Kung ang tradisyon ng pagbabasehan natin, guys, is normal na lang kasi yan. Pero yung sundin natin yung puso natin is yan ay isang big shot sa atin. Kasi kahit aanhin mo naman ang maraming pera kung ang susundin mo lang naman is yung tradisyon, kung hindi ka naman masaya. Mas maganda yung mayroon ka ng konti at kahit lang konti, at least yun, masaya ka, diba? Yun yung maganda. Pero yung, oo nga, marami ka nga pera, pero hindi ka naman masaya, gawa naman ganyan-ganyan na turns. Eh, ano naman mapapala mo dyan, diba? Kaya as of now sa akin is, mas pabor ako dun sa sakto lang, na hindi humahangad ng marami pang tsetsebore-tse dyan, kasi yung maraming pera, after all, wala din maibubuga at hindi ka din masaya sa kasama mo, di ba? That's the real fact, guys. Kaya, di po natin maipag-deny yan kasi yan talaga yung katotohanan. And please, paki-like, subscribe, at paki-share naman po ang ating content. At isang malaking tulong na din po yan sa ating lahat. Maraming salamat at God bless po.